Sa pangunguna ng Southern Asia Pacific Division, Health Ministries Department ay ginanap ang kauna-unang Adventist National Mental Health Summit sa Manila Adventist College. Ito ay dinaluhan ng mahigit 400 delegado. Si Bren Estrito para sa report. Ayon sa World Health Organization noong 2019, tinatayang nasa 450 milyong tao ang apektado o may pinagdadaan ng mental health condition. Kaya naman ang mental disorder ay kasama na sa mga nangungunang sakit ng tao ngayon. Ayon sa WHO, there is no health without mental health. Kaya naman bilang advocate ng kalusugan sa kabuuan, ay pinangunahan ng Southern Asia Pacific Division, Adventist Health Ministries Department, ang Mental Health Summit dito sa Manila Adventist College, Pasay City. May temang ingraining the fundamentals of Christian mental health care. Ito ang kauna-unahang Adventist National Mental Health Summit at dinaluhan ito ng mahigit 400 mga delegado na ang karamihan ay mga health professionals, mga guidance counselors, psychologists, psychiatrists, at mga membro ng interfaith organizations o iba't ibang mga religious denominations. Personally, it's because of our ministry as a religious. Because we want also to not to help only through physical health but also to improve the health of mental health. Bilang mga espesyal na mga panauhin at tagapagsalita, dinaluhan din ito ng mga health ministry leaders mula sa General Conference. So I would say if you would ask me one single way to maintain wholeness of mind and mental health, and that would be to trust God implicitly. It's just because we have amazing strategies, defense mechanism, coping strategies that we are able to stay well. But we see that in the world of the ones who are really suffering, I think we really should pay attention to the young people. Kinapalooban ng tatlong araw na summit ng 13 plenary lectures, 7 workshop sessions, at 10 istasyon ng Brain Olympics o mga activities na susubok at gigising sa kakayanan ng isip. And they come together for one purpose, and that purpose is to share the gospel message through comprehensive health ministry, but especially itong mental health. Matapos ang summit na ito, plano na magkaroon ng isang organization na mamamahala sa mga susunod na mga mental health programs, policies, and protocols para naman sa mga Adventist schools, churches, and hospitals. After this, ay mag-organize ng first Adventist Mental Health Association of the Philippines. And magkakaroon kami ng iba't ibang mga framework, iba't ibang mga programs. Kaya naman asahang magpapatuloy ang mga mental health advocacies at mga programa kagaya nito. Layo ni maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Bren Estrito para sa Hope Channel Philippines. Ito ang Hope Today.